Bakit napakamahal ng pugad ng ibon ngunit marami pa rin ang bumibili? Mga katropa, huwag niyong kalimutang panuorin ang iba ko pang ginawang mga videos at tiposin niyo lang ang panunood para marami kayong matutunan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-komento, at magbahagi. Maraming salamat po. Sa palagay ko, marami sa inyo ang nakarinig na ng bird nest soups desserts dati. Ngunit alam mo ba kung paano ito nabuo at nakolekta? Sa maraming bahagi ng Asia, makakahanap ka ng isang uri ng ibon na tinatawag na swiftlet. Ang species ay kilala bilang cave swiftlets. Ang kakaiba ay nasa halip na gumawa ng mga pugad mula sa mga sanga ay bumubuo sila ng masalimuot na hinabang mga sinulid mula sa kanilang malagom na laway. Ang mga sinulid na ito ay tumitigas kapag nalantad sa hangin. Kapag ang mga tao sa mga bansa sa Asia ay kumakain ng mga nakakain na pugad ng ibon, hindi ang mga sanga at sanga ang maaaring nasa isip natin. Ang mga nakakain na pugad ng ibon, o yanwo, ay isang mamahaling delicacy na gawa sa tumigas at tuyo na laway ng mga swiftlet bird sa Southeast Asia. Ang mga ibon mismo ay karaniwang naninirahan sa mga kuweba, at tatlong uri lamang ng lunok ang may mga pugad ng ibon na nakakain. Maaaring ihain ang pugad ng ibon sa congee, sopas, at kahit nakainin bilang panghimagas. Sa katunayan, kapag ang pugad ng ibon ay natunaw sa tubig, ang texture ay nagiging gelatinous at karaniwan itong isasama sa matamis o malasang sopas. Ang pugad ng ibon ay maaaring ang tanging, girl, na gusto mo sa iyong sopas. Ang dahilan kung bakit mahal ang mga pugad ng ibon ay dahil sa mapanganib na proseso ng pagkuha at ang maingat na proseso ng paglilinis. Ang bawat pugad ay tumatagal ng humigit kumulang 30 hanggang 35 araw upang mabuo. Kapansin-pansin, ang mga lalaki ay pangunahing nagtatayo ng mga pugad sa pamamagitan ng paglakip sa kanila sa mga patayong dingding ng mga kuweba ng apo. Ang pag-alis ng mga pugad na ito ay maaaring mapanganib. Magsisimula ang mga retriever sa pamamagitan ng pag-akyat sa labas ng kuweba upang ikabit ang mga lubod. Pagkatapos, ibababa nila ang mga lubod sa sahig ng kuweba. Ang mga lubod na ito ay itatali sa mga yari sa kamay na hagdan at poste upang mapadali ang proseso ng pagkolekta. Sa makatuwid, maraming mga panganib habang kinokolekta ang pugad ng ibon. Ang isang tao ay tumatagal ng humigit kumulang 8 oras upang linisin ang 10 mga pugad na ginagawang talagang mababa ang supply, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga pugad ng ibon ay napakamahal. Ang presyo ng 1 kilo ng mataas na kalidad na pugad ng ibon ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang $10,000. Bakit binibili pa rin sila ng mga tao? Well, ang mga pugad ng ibon ay kilala na nakapagpapalusog, lalo na sa mga function ng lung at kidney meridian. Ang regular na pagkonsumo ng mga pugad ng ibon ay maaaring makatulong na palakasin ang immune system ng ating katawan at maiwasan ang pagkakaroon ng trangkaso o sipon. Ang mga pugad ng ibon ay mahusay din sa pag-aayos ng cellular, at maaaring makatulong sa ating mga katawan mula sa mga malalang sakit. Ang mga pugad ay malawak na kilala sa mga bansang Asyano para sa kanilang nutritional value. Naglalaman ang mga ito ng mga amino acid, calcium, iron, potassium, at magnesium. Marahil ang pinakasikat na sangkap sa loob ng mga pugad ay ang mataas na halaga ng glycoproteins na naglalaman ng mga ito. Ang mga ito ay madalas na isinasama sa Chinese medicine at sinasabing nagpapahusay sa immune system, nagtataguyod ng malusog na balat, naglilinis ng dugo, lumalaban sa sipon, at naglalaman ng maraming iba pang mga nakapagpapagaling na katangian. Salamat sa panonood!